Good morning po, my name is Police. Ako kung first time ka sa aking channel. So, usapan natin ngayon ang parol. Hindi yung pang Christmas na parol, ha? Yung parol na may kinalaman sa kulungan, Bureau of Correction. So, yung parol, ang sinasabing parol sa Bureau of Correction, probation. Ito yung mga condition or kaya procedure ng mag-a-apply ang isang example, yung isang akusado na sintensyahan na nakapag-serve na siya ng partial ng kanyang sentence. Example, yung sentence niya ay natawag na reclusion perpetua. O, pag sinabing reclusion perpetua, 40 years pagkabilanggo. So, partially, nakapag-serve na siya ng sentence niya na sabihin na natin 5 years. So, wala kung qualified na 5 years na. Pero sabihin na natin, partially, serve your sentence na 5 years. So, ngayon, nakitaan siya ngayon ng good conduct o sabihin na good behavior in shortcut. Good conduct in time allowance kung tawagin. So, ngayon, pwede siyang mag-apply or kaya pwede siyang i-recommend ng mga parole officers na bigyan ng parol. Yun na, maraming klase ang parol ng sistema. Meron yung commutation sentence. Basta yung ang ano diyan yung good behavior, ang logic diyan. Kapag ang isang bilanggo ay maganda ang behavior sa loob, marami siyang magandang ginagawa, eh, malaki ang posibilidad na umano siya, umikli yung sentensya. At bukod sa good time allowance o commutation of sentence, pwede pa siyang makapag-apply ng parol. Yun po yung parol na tinatawag dito. Conditional release hanggang sa permanent release. Kapag na-comply niya yung mga kondisyon. Magaan lang yung mga kondisyon. For example, magre-report ka lang ng buwan-buwan sa parole officers para ipakita na ikaw ay isang modelo na nagbalik loob na talaga. Yun. At hanggang sa mawala yung kondisyon, maging malaya ka na talagang tuluyan. So, yun yung tinatawag na parol, conditional parol. So, yan po ang pagkakaiba ng parol sa probation. Ang probation naman, yung hindi ka na ipapasok sa sentence, kulungan. Hindi ka pa nagsiserve ng hatol mo o ng sentensya, mag-a-apply ka na ng probation. Kaya lang, ang probation naman ay ang qualified nito, yung mga sentensya lang na maximum of 6 years or below 6 years. Diba? Pag-asa pa rin kahit makulong kayo. So, actually, marami tayong kilalang mga tao na mabibigat yung kaso na na-award yung sa kanila yung parol. Marami pa yan. For example, yung pag overage ka na, pag senior ka na, or 60 or 70, meron dyan na every December ay namimili sila ng certain head count. For example, 10 na magkakaloob ng parol. Diba? Or minsan naman, pag birthday ng ang presidente, namimili din sila ng pagkakalooban ng parol. Ang daming privilege ng pag-apply sa parol, pero in logic dyan, ang short dyan, pag maganda ang iyong performance sa loob ng kulungan. Yan po. Nakabait-bait ba sa kulungan? So, para tawag nito,
ma-recommend ka or ma-recommended ka para sa parol. Po, pa-i-clean po lang natin itong ating video. So, kung mayroon kayong katanungan regarding sa parol, comment na lang sa comment box natin at connect sa ating social mukha. And then, ang ina-upload po natin dito ay mga criminal law. So, plus, yung kinasamahan na doon natin yung mga other information na talagang kikinabangan natin, lalo na yung mga credit cards. So, may kinalaman sa credit cards. So, yun po. So, hanggang sa muli po sa susunod na video. Thank you for watching at don't forget to i-click ang bell button para update ka syempre kung nagustuhan mo, kung gusto mo tong acting mga content. So, again, my name is Policia Ko. Thank you for watching.